Hi mga vlog, welcome to my channel, Bessie here. So in today's video, as you can see on the title, bibigyan natin ng comparison yung fake tsaka ng original na Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless na foundation. So ito guys, hawak-hawak ko ngayon yung dalawang foundation na yun. Ito yung sa fake and then ito yung sa original. So ito guys, 55 pesos and ito naman is 399 pesos. And as you can see, magkaibang mga bakla sa ano pa lang, unang tingin magkaiba kasi nga ibang foundation yung nakuha ko. Humahanap, I'm trying kasi, charot, English. So, yun. Sinubukan ko kasi maghanap ng same na shade kaso wala akong makita. So, 125 na lang ang kinuha ko. Let's start from the packaging. So, ito guys. Ito yung packaging niya. Ito yung first or sa front na makikita ninyo. So, halos same lang, diba? Ito nga pala yung original ko mga bakla and then ito yung fake. And ito guys, dito ano siya, naka-bold yung normal to oily and may Spanish word na normale agrase. So correct me if I'm wrong, charot. So ganun mga bakla, ito sa isa fake, hindi siya naka-bold, hindi naka-bold yung letters. And then what else, maliban dyan, pare-pareho lang naman mga bakla yung pagkakasulat. And then parehong 30 ml. Tapos yung color lang yung magkaiba. Etong sa fake mas lighter yung blue. And then ito namang sa ano, sa original is may pagka ano to, green, blue green. Ito mas lighter. And then sa likod naman tayo, ayan mga bakla, ayan, almost same lang. 'Di ba wala kayong makitang pagkakaiba? Even the font, yung font niya, ano din, parehong-pareho. Kuhang-kuha talaga nila mga bakla. And then, what else? Okay, dito naman tayo sa bottle. So, here sa bottle mga bakla, yung sa fake, ito, hindi straight yung sa fake. And yung sa original ay straight yung sa bottom. Sa bottom niya mga bakla. So, ayan. Dito naman tayo sa, ano niya, consistency nung foundation. Titignan natin ngayon. So, ganito guys. Ganito siya. And yung amoy niya mga bakla. Kung ano, bumibili kayo ng mga ano, kasi ganun yung gamit ng tatay ko. Charot. Yung mga, ano yung sa Evo na Emery and then Forest Interview. Ganun. Yung mga cologne o yung mga perfume na ano lang, roll-on. Yung maliliit. So, parang kaamoy niya ito. And then, itong sa original, halos walang amoy. Hindi ko ma-explain kung anong amoy niya. Parang, basta hindi siya mabango. Hindi siya mabango, hindi rin mabaho. Ito, mas mabango. Ito, halos walang amoy, ang original. And then, ang consistency niya mga bakla, ayan, thick ang consistency ng fake. Ayan siya mga bakla. Lalapit ko kayo dyan. Ano ba? Ayan. Ito yung consistency niya. Thick ang consistency niya mga bakla. Ayan. And then, itong sa isa naman ay halos walang laman na to mga bakla ha. Kasi nga, gamit na to eh. Hala, lumabas ka ng mga bonggang-bonggang paglabas dyan. So, ayan yung consistency nung isa. Ayan. Ayan. Ang ganda nung pag-glide nung kamay ninyo. Ayan, look at that. Ang ganda. Hindi siya thick. Hindi din ganun ka-liquidy. Itong isa. Mamaya lang. Tatapusin ko lang to. So, ayan. Gusto daw niya mag-swing. Okay, mamaya baby. Mag-cellphone ka muna doon. And then, yan siya mga bakla, ang consistency niya. Ngayon, gagamitin ko sa right ko yung, or sa right side of my face, yung original. So, ayan. Gagamit lang din ako ng kamay ko, guys, para pang blend. Kasi,
Para mas mabilis ako pag sa yung kamay lang yung ginagamit. Ayan. Ito guys, gagamitin ko para right on my face. Maingay si Anika. Ayan. Ayan siya. Ang bilis niyang i-blend. Ayan. Na-blend na agad. Ayan. Maglalagay tayo sa left side of my face ng fake na ano, Maybelline. Ayan. Sobrang bango talaga nitong sa isa mga bakla. As in, okay, ang pagkakaiba naman nito, ano, when in terms of blending, charot, mahirap siyang i-blend. Kailangan mo siyang i-diin para ma-blend ng maayos. Parang nagbubuo-buo, lalo na yung dito sa part na to. Samantalang yung kanina, hindi nagbuo-buo, diretso talaga yung pagpahid ko, or yung pagkalat ko dito sa mukha ko. Ayan. Ito talagang kailangan mong i-diin para kumalat yung product sa buong face mo. Ayan. Ayan. So, itong sa isa, talagang ang smooth nitong yung dire-diretso yung pag-blend ninyo, pang ufakuma, dito sa isa. Tapos wala gaanong amoy. Ito sobrang bango niya. Itong sa left, sobrang bango. So ayan. So ayan mga bakla. Tapos na tayo. Halos walang pagkakaiba, 'di ba? Parang ang liwanag ng mga bakla. Ganyan na lang. Okay. Liwanag masyado 'yun, parang maglagay ako ng ng highlighter. So, sobrang liwanag. So, ayan mga bakla. Ito siya. Ito yung sa fake. And ito yung sa original. So, ayan siya guys. Halos pareho lang ano. So, ayan. Halos pareho lang mga bakla. Charot. Maglalagay ako ng lip tint, lip and cheek tint. Ang gagamitin ko itong Intuit. Intuit. Itong ano lang. And then, ayun, color na. Fairness ah, parang. Okay. And then, maglagay na rin tayo sa lips natin. So, ayan mga bakla. Tapos na tayo. So, ito. Isiset ko pa ba? Isiset na lang natin. Bonggong-bonggong. Okay lang. So, ayun. Parang wala rin akong ano, no. Hindi maganda ang Intuit na to. Hindi na maglalagay sa liig mga bakla. Kasi, wala rin akong pupunta. So, ayun. Mag-set lang tayo. Talagang lumalaki yung mga eyebrows. So, ayun mga bakla. Naset ko na siya. Naset ko na yung foundation. And talagang halos pareho talaga ng ano mga bakla, oh. Hindi mo talaga malaman kung ano alin yung fake tsaka alin yung original. Ganda siya mga bakla. Hindi, ang napansin ko nga lang pala, kung hindi ko alam, just ko nakakatakot.
Ang napansin ko lang, itong sa ano, sa fake, hindi niya masyado na itago. Hindi niya masyado na itago yung pores ko. Samantalang itong sa kabila, medyo na ano niya, na lessen kahit papaano. Hindi nawala, pero na lessen yung ano ko, yung pores ko dito sa right side. Ni-claim naman talaga ng foundation na to yung poreless tapos matte. Pero hindi niya nabigay yung matte. Parang may pagka-dewy finish din kasi itong sa ano. Pero ito, well, itong sa kabila talagang matte na matte. Kasi nga yung consistency nung foundation nila thick. So, medyo doon nahirapan ako mag-blend doon mga bakla. Dahil nga thick yung consistency ng foundation. So, as you can see, mga bakla talagang halos ano, kuhang-kuha nila yung ano, yung talagang wala kang masabi. Diba? Halos same lang talaga. Ayan. Okay, ang final tip ko mga bakla, paano nyo ma-identify kung fake ba or original yung mabibili mong Maybelline na Fit Me. So, unang-una, sa presyo pa lang mga bakla, magtataka na kayo kung bakit mura lang siya. So, this guys is worth 55 pesos lang. Ito yung fake. And then, itong original is 399 pesos. And then, pangalawa, sa packaging, kung titignan natin sa packaging is, itong sa bottle niya mga bakla, itong fake na nabili ko is pailalim, hindi siya straight. Tulad nito guys, itong sa original ko is straight siya. Itong sa ano fake is pailalim yung dito sa bottom part. And then, ano pa ba? Ang napansin ko din na ano dito sa fake is yung pagkakalagay nila ng sticker mga bakla, hindi siya ano ganun kaayos. Parang dikit lang sila ng dikit. Hindi nila sinisigurado kung straight na ba or maayos na ba yung pagkakalagay nila. And I think guys, I will end this video and sana natulungan ko kayo na ma-identify kung paano ma-identify agad kung fake ba or original yung mabibili ninyong Maybelline na foundation. So I think guys, that's all for today and thank you so much guys for watching. Bye! Mwah.